Walang problema para kay Senator Robin Hood Padilla ang pag-viral ng video hinggil sa kanyang kakaibang eye move motion. Matatanda ang kamakailan sa plenary session ng Senado, imbis na sabihin sa Ingles ay nakasalin sa Tagalog ang kanyang pagkasabi ng eye move upang tanggapin ang mga amyenda na inilagay sa kanyang Senate Bill 1410 o National Hijab Day kada Pebrero 1. Sa katunayan anya, sa panem sa SMNI News, ikinagalak niya ang hakbang na pagpapaviral ng video. Daan-an niya ito upang mas mapaintindi niya sa lahat ang kanyang kagustuhan na gamitin ang lengguwaheng Filipino sa Senado. Ayon kay Padilla, hindi lahat ng Pilipino ay nakakaintindi sa mga Ingles na sinasabi sa hearing kaya't mainam-an niya na sabihin ito sa Tagalog. Eh malinaw naman po sa atin sa ligang batas na sinasabi doon na dapat ang ginagamit natin ay Filipino. Unless otherwise provided by law ay English. Ibig sabihin, unahin mo yung Pilipino bago yung English. Eh siyempre nasanay na po tayo na English. Kaya hindi naman po masama yon na English sapagkat yan naman po ay universal language. Makakatulong po yan sa ating mga kababayan lalo na tayo po ay global na at yan po ay global language. Ang akin lamang po ay huwag nating kalimutan yung Pilipino kasi alam nyo marami po tayong mga kababayan pa rin ang gusto nilang naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan dyan. Lalo na po tayo po yung nakabingit sa napakatinding kahirapan. Maraming tao ang gusto nila, nalalaman nila, nakakasunod sila sa ganong pinag-uusapan. Sinabi naman ni Padilla, sanay na rin siya sa mga bashing noong nasa showbiz industry pa ito. Sa kabila nito, ay sinabi ni Padilla na sinusunod na niya ang angkop na sasabihin tuwing may session o committee hearing. Halimbawa niya ay sa pagdinig ng Maharlika Fund Bill kung saan Ingles at Tagalog na ang kanyang isinasagot. Paalala naman ni Padilla sa mga kapwa mambabatas. Ang ating pong pagdinig sa mga plenaryo, hindi lamang po ito dapat sa iilan nating kababayan. Lalong-lalo na hindi lang po ito para sa mga edukado, hindi lamang po ito para sa mayayaman, hindi po. Dapat po ang pinag-uusapan dyan sa Senado o sa Kongreso na iintindihan ng bawat Pilipino. Sapagkat tandaan po ninyo, ang bawat Pilipino sa oras na ito ay may utang ng 130,000. Ibig sabihin lahat po tayo ay kabilang na dito sa suliranin natin. At ang suliranin po natin, 13 trillion na po ang ating utang. At dapat yung 110 million Pilipinos na yan na iintindihan lahat ang pinag-uusapan sa lahat ng sulok ng plenaryo, maging Senado man o Kongreso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Conita, SMNI News.